Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang isang prospects fighter sa lightweight division. May darating na laban si Tank Davis sa October 24. Makakalaban niya si Leo Santa Cruz para sa regular WBA lightweight title at ang super WBA super featherweight title. Bale dalawang titulo ang paglalabanan sa magkaibang division. Hawak ni Leo Santa Cruz ang titulong WBA sa super featherweight 130 pounds. Hawak naman ni Tanke ang titulong WBA sa lightweight 135 pounds. Minsan lang nangyayari ito mga tol, dalawang titulo ang nakasalang sa magkaibang division. Sa kabilang banda naman, kilalanin po natin si Rolando Romero. Ito ang prospect sa lightweight division. Kung matamaan daw niya si Tank Davis ng isang suntok, siguradong tatakbo na ito sa loob ng ring. Sobrang lakas pala nito mga tol, parang si Saitama. Rolando Romero, isang American, may kartada na 11 wins, 10 knockout, walang talo, may edad na 24. Wala pang nakalaban na malakas, pero malaki ang tiwala sa kanyang sarili na kaya nito manalo laban sa mga world champion. Ayon sa interview ng fighthype.com, kung pagbibigyan daw siya ng pagkakataon na makalaban si Tank Davis, hindi siya magdalawang isip na tanggapin ang laban. Kahit sino daw ang lalabanan niya at itapat sa kanyang harapan, gigibain niya. Wala daw siyang kinakatakutan. Matagal na daw niya hinihintay na mapalaban sa mga world champion. Ayaw daw niya lumaban sa mahihinang klase, gusto niya malalakas ang kalaban. Wala pa daw siyang nakalaban na dekalibre, kaya dapat bigyan na siya ng pagkakataon na makilala. Si Tank Davis daw ang masarap kalaban. Hindi niya minamaliit ang kakayahan ni Davis, magaling daw ito. Pero kung makipagsabayan si Tank Davis ng suntukan, magiging pabor daw sa kanya. Kapag tinamaan daw si Tank Davis ng isang suntok, siguradong tatakbo na lang ito sa loob ng ring. Kaya alam na daw niya ang mangyayari sa magiging laban. Pagdating sa lightweight division, wala daw gustong lumaban kay Rolando Romero. Kung sakaling mapalaban daw ito, may kalalagyan daw silang lahat. Siya na daw ang tatapos sa karir ng mga world champion. Tulad ni Lomachenko, Teofimo Lopez, Devin Haney at si Tank Davis. Malakas daw ang suntok niya, hindi nila kakayanin kapag tumama. Kung titignan naman ang kartada ni Rolando Romero mga tol, hindi pa proven ang kakayahan kung dapat ba itong katakutan. Mataas ang knockout average, malaki ang tsansa nito na umakyat sa ranking. Pero masyadong maaga para itapat sa mga leon. Kaya nga tinawag na prospects dahil possible pa lang ang karir. Pero gusto champion agad ang mga kalaban. Baka hindi na tumubo ang karir kung makakatikim agad ng unang talo. Ano ang masasabi nyo dito kay Rolando Romero mga tol? May pag-asa kaya ito na maging world champion? Nobody at lightweight wants to be in the ring with me. Nobody. Why would that be? Because I punch too hard. And I can end your career at any given moment. And I knocked them all out, right?